Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, nakabili na tayong tatlong o-ring mga boss. At saka itong barbula mga boss, wala tayong nabili dito. Ito kailangan lang natin i-DIY. Baliktarin lang natin yung rubber niya mga boss, tapos sasain natin ng maigi. Gamitan natin ng barina para yung paghasa niya. Perfect yung paghasa mga boss, kasi nilagay natin sa barina yung barbula. Iikot siya, tapos lagyan natin ng liha sa harapan. Ang liha ang ginagamit natin dito mga boss, yung 1000 na liha para makinis yung harapan ng barbula, yung rubber. Kailangan ng hasain ng maigi para hindi siya mayroong mga butas-butas mga boss, kasi pagkabit nito dun sa barbula mga boss, meron siyang bakal nga bilog, tapos pagpasok natin ito na yung kumbaga mga boss, ito yung gasket niya sa ilalim, yung lock itong barbula. Meron yung pin sa gitna, tapos papasok sa steel sa bakal nga bilog yung pinakalak ng barbula, hindi na siya sisingaw pag makinis. Dito mga boss, ito yung pin niya sa ikakabit sa gitna ng barbula. Kailangan na natin hasain mga boss, ibilog na natin kasi medyo malapad. Pagpasok sa gitna ng barbula, yung barbula magdi-deform kasi lalapad yung hindi siya bilog. Kumbaga mga boss, yung barbula pag makatrade na siya sa lalim, yung barbula maka-deform siya. Kumbaga mga boss, mabibinat. Yung paghasa natin, yung perfect, hindi na siya perfect kasi mabibinat siya pagpasok ng pin. Kailangan na hasain. Din ito mga boss, ito yung isa mga boss. Kailangan natin magpalit ng barina kasi naglulubat na yung battery natin nga barina mga boss. Ito mga boss, tapos na din ang isa. Yun namang pin niya mga boss. Dapat na hasain kasi ito yung nagkukus ng singaw mga boss kasi malapad. Yung barbula pagpasok mga boss, sa pagpasok mabibinat. Kailangan natin ibilog mga boss nga hindi yung pursyado siya ang barbula sa pagpasok. Para sure na mga boss, kay second option na to mga boss sa pag repair natin. Ito lang po yung mga dapat repairin mga boss, yung barbula at saka yung o-ring. Dito mga boss, tanggalin natin yung lumang o-ring at saka itong teflon. Ito yung plan A natin mga boss, hindi gumagana. Sisingaw pa rin. Kailangan natin ng palitan ng mga bago para itong second option. Bago na lahat mga boss. Pwera lang sa barbula ang hinasa natin. Ito mga boss, pasok natin. Kailangan natin ng pupukin para yung barbula niya meron siyang tanda mga boss. Nakapix sa steel ng plaque para pinakalak sa hangin mga boss. Kumbaga mayroon siyang luta sa steel. Dito mga boss, lagyan natin ng teflon para pagpasok natin sa tube niya mga boss, sa tanki, hindi masisira yung o-ring kasi mayroon niyang butas sa meron siyang butas para lagyan ng pin diyan. Pagpasok natin medyo mapiit yung kuan mga boss, maipit yung o-ring at saka baka masira kasi matalas yung silalim mga boss. Ito mga boss, yung dalawang spring kasi yung barbula mga boss back to back ito. Meron itong lock sa manong-manong bambu pagbumba at saka ito sa isa mga boss, ito yung daanan ng CO2. Ito yung lock ng hangin ng pa CO2.
kaya't dalawa yung barbula dito. Tumangos, kinalagyan natin ng grasa para madulas. Ito, kinakabit na natin yung pin. Then dito naman mga boss, ito yung main pinaka-tank niya mga boss, yung main. Tapos, pinamitan natin ng o-ring kasi sa original wala itong o-ring. Ito mga boss, pinamitan natin ng DIY. Nilagyan na natin ng o-ring para hindi siya sisingaw mga boss. Yung rubber niya, butasan natin sa gilid-gilid. Parang nilagyan din ng kanal mga boss para papasok ang o-ring. Ito, nilagyan din natin ng teflon para hindi masisira yung o-ring. Tapos, lagyan ng grasa para madulas. Ito mga boss, hopefully mga boss nga hindi na ito sisingaw. Shout out pala sa may-ari nito, Danny Garcia Canelio. Tiyo, ito na ang second option. Ito mga boss, kabitan natin ng pin. Sa mga lumang CO2 mga boss, ang mga lock niya mga boss, puro pin. Hindi katulad ng ngayon nga bago, threaded, tapos yung screw. Ito mga boss, nabukan natin sa pagbumba ng manmano mga boss, na hindi ba siya sisingaw. Kasi tingin ko mga boss, napapasok naman yung hangin, tapos kasi mabigat na mabigat na yung pagbumba natin. Ito mga boss, hindi siya makalabas yung hangin pag i-crack natin. Meron itong bala mga boss niya. Ang pagtanggal pala sa bala mga boss, magkuha ka lang ng rod, welding rod, tapos tanggalin mo yung plugs, tapos ipasok mo sa baril. O ito mga boss, puputok na mga boss. Yung bala lang pala yung nakaharang sa hangin. Ito mga boss, mula accomplish tayo sa ating pag-repair mga boss. Meron ng puputok na pero hindi lang nyo madinig kasi naka-adjust natin yung volume dito mga boss. Ito mga boss, subukan natin itong pag-bubbles na medyo maliit na bubbles mga boss. Ito yung nag-bubble sa pundo lang sa hangin ito mga boss. Meron niyang hangin sa loob yung pagbomba natin. Din ito mga boss, wala na sa harapan mga boss. Okay na mga boss, wala na ang hangin. Ito lang yung dapat gawin natin mga boss. Ihasa lang natin yung barbula tapos yung o-ring na bago. Kita nyo mga boss, mayroon ng hangin. Tapos na po tayo mga boss. Salamat sa okay yung pag-repair natin. Ito mga boss, first time natin itong nag-repair nga CO2 air gun nga double purpose. Thank God lang mga boss nga naayos natin. Okay, makikita nyo mga boss yung pagbumba natin ng mano-mano para mabigat na. Yan ang nakikita natin mga boss. Yan ang tingnan nyo mga boss. Puputok na. Hindi na siya sisingaw. Hindi kagaya ng dati mga boss. Nga wala siyang hangin nga nasa loob ng tangke. Mauubos dahil sa singaw mga boss. Ito, tapos na tayo mga boss. Maraming salamat mga boss. Follow, like, and share mga boss sa ating Daily Works and subscribe my YouTube channel.